sweet mga kometa of Pilipinas. That's it. One win and the sweetest win so far. Ayan, manonood din sana tayo ng Nike FIBA World Cup ako. Yan lang, hindi lang sa Philippine Arena. Ibang arena pa yung pinupuntahan natin. Naghanap pa tayo ng entrance kung may maahabol pa tayo mga FIBA games dyan. Mga kometa, congratulations to the Philippines! Naka-isang panalo lang tayo, best win pa. Congrats kay Sir Chot Reyes. Ayan, si Sir Chot. Congratulations to Sir Chot. Talagang that was a way to end this very competitive race in the best way possible. Ayan, tatay! Left the chat room. Tambak yung kanyang, ano, minamahal. Ayan, kamusta naman dyan yung mga special envoy? Mga special envoy dyan. Wow, talagang naging ano ah, parang ano to. Parang gusto ko na magdagupan bus na ano, magpatakpan. Ibang klase talaga ito si Coach Chot, oh, si Coach Chot talaga iniwan talagang best win, only win, single win, sweet win, no? Talaga sa dulo ng walang hanggan, 'di ba? That's it, Pilipinas. Congratulations. Tinambakan. Na-inspire yatang Gilas Pilipinas dito sa West Philippine Sea natin. Nakiki-Philippine Navy. Nakiki-Philippine Coast Guard. Yan. Nakiki-Dagupan Bus. Talagang binilisan talaga. Tambak. Wow, that's crazy, man. Hindi ko na-expect na 20 points. Kasi hanggang second half, close na close yung fight eh. Hanggang second half, 1 point lang yung ano difference, lamang pa sila. Third quarter, feeling ko narinig tayo mga kameta. Feeling ko narinig tayo ni Coach Chot. Narinig tayo ng mga best players natin. Ayan, ginalingan masyado nung third quarter. Tambak talaga, no? Na-pressure yata nung sinabi ko para sa PS Philippines. Meron pa nga nag-comment dyan, sinabi niya, ano sinabi niya? Nako, kung sino manalo, kanya na yung West Philippine Sea. Na-stress yata yung mga ano natin dyan eh. Mga kababayan, this is it. One win. It only takes one win. Sweet. Parang the best talaga yung ito ha. Closing talaga. Pang telenovela itong nangyari sa atin. Talagang masaklap, masakit, marupok. And then just when you thought, eto na, magiging worst ranking tayo, Puyakasha! Puyakasha! Tambak! Tambak! Ang laki ng tambak natin sa mga, ano, mga 10-dash line boys dyan. Na 10-dash line, na 20 points yung 10-dash line. Ayan tayo mga kameta! Ginalingan masyado! Baka, Ito na lang sabihin ko sa Gilas ha. Huwag naman masyado, baka bumawi sila dyan sa yung insyol. Baka ma-share madre tayo dyan pag ginalingan masyado. Ay nako, pag ma-share madre tayo ha, sisisihin ko yung Gilas. Huwag na naman yan, no? Yung 10 points, 15 points, 20 points talaga, tinambakan talaga. Talagang sinobrahan yung para sa bayan. Sinobrahan yung para sa bayan. Coach Chot! The best talaga si Coach Chot, ha? Para sa bayan talaga. Eto na, I think this was the best ending. Sobrang hindi maganda yung ano, yung middle. Gandang-ganda nung beginning doon sa Dominican Republic. Proud ako sa Pilipinas, guys. Yung games natin sa Dominican Republic, yung games natin sa Italy, proud na proud ako. Kasi guys, isipin nyo, dati tinatambakan tayo ng Italy ng 40 points, 50 points. At least this time, wala pang double digit eh. Mga 8, 9 points lang. So, super proud ako. Pero itong panalo natin sa China ng 20 points almost, 19 points ba? Guys, this just proves na dapat nanalo tayo dun sa game ng Angola. Yung Angola talaga dapat tinalo natin eh. For me, to be fair, Philippines deserve 2 close wins. Two close losses, Italy and Dominican Republic. Pero at least 2 wins, Angola and China. Pero para sa akin talaga, bumawi talaga. Feeling ko, dun sa South Sudan, nagpahinga na lang siya. Sabi na, ayan mo na yung South Sudan na yan. Kawawa naman sila. First time din nila mag-FIBA World Cup. Pagbigyan, bawi na lang tayo sa Sierra Madre. Ibang klase nangyari. Boom! Coach Chot!
nakabawas si Coach Chota, talagang para sa bayan, para sa bayan, para sa bayan. Basta, pag bumawi ang China dyan sa iyong insyol, Sierra Madre, dahil natambakan sila tonight. Oh, di ba? Hindi ko na alam. Oh, alam, wag niyo na sisihin si Coach Chot. Oh, pinagalitan niyo ng pinagalitan ng Coach Chot. Alam mo, ito yung parati ko sinasabi, mga kameta. Ito yung parati ko sinasabi. Ito yung parati ko sinasabi. Yun yung masaklap sa atin. Pagdating sa basketball, napakataas ng standards natin. Expect natin talunin natin ng Italy, expect natin talunin natin Dominican Republic, sakit na sakit yung puso natin pag di natin nagawa. Pagdating sa gobyerno, pagdating sa politika, kahit ano lang yung standard natin, lahat na lang sisisihin kundi except si tatay. Ay hindi, kasalanan ng kabinete yan. Ay hindi, kasalanan niyan ni ganito, ni ng Dilawan. Ay hindi, kasalanan niyan ng mga ano ganito. Lahat na lang sinisi. Tapos yung baksak pa yung economy natin, ang taas ng mga kaso natin kumpara sa mga neighbors natin. Tumaas pa yung approval ratings ni tatay. Kaya nga sinasabi ko parati mga kameta, may asymmetry eh. May hindi balanse dyan eh. May hindi balanse dyan na ano eh. May hindi balanse dyan sa politika at basketball natin. Pagdating sa basketball, ang taas ng standards natin. Tuloy, tingnan nyo, na-pressure si Coach Chot. Bumawas si Chot Reyes ng big time sa best game. Eh dapat sana ganun din tayo sa politika. Kaysa mag-provide tayo ng apology, ha? Kaysa mag-ano tayo, pa-excuse-excuse tayo dyan. Ay, ganito kasi yung kasalanan ni Dilawan noong 2011, kasi kasalanan ng Amerika, di tayo tinulungan. Sa, kung hindi sana tayo ganyan, hindi sana ginalingan ng gobyerno natin. Kung hindi kayo maniwala, tingnan niyo yung mga surveys. Ang taas ng approval ratings ng presidente, ang baba ng approval ratings ng kabinete. Ang taas ng approval ratings ng DepEd secretary, ang baba ng approval ng DepEd itself. I mean, saan ka makahanap ng ganyan? Parang nangyari dyan, ang taas ng approval ni Chot, ang baba ng approval ni Jordan Clarkson. Parang ganun yung nangyari. Ay, guess nyo mga kameta. Yun ang parating natin sinasabi. Sana yung level of passion, yung level ng expectations, yung level ng merit-based leadership na hinahanap natin sa basketball, sana ilagay din natin yan sa governance. Mas mahalaga pa yung governance. Kasi tingnan nyo yung Japan. Ako, to be honest, kung tanungin nyo ako, sa tingin ko, mas magaling ng Pilipinas sa Japan na malayo. But the reason why ang galing ng Japan, even if physically wala silang edge. Tingnan mo naman, yung si Baba ba yun? Ang 5'6 lang yata yun, or isang point guard nila sa, ano, di ba? Sa Japan, galing. Kasi nga, disiplinado sila, ang galing ng leadership nila sa Japan. Yung basketball nga, forget about it, yung World Cup ng football. Tinalo nila Spain, tinalo nila Germany. Tingnan mo yung Women's World Cup, na-chamban sila, there was for me. Ano yan eh, Japan was a favorite kasi tinambakan nila yung Spain, yung eventual champion ng like what, 5-0 or something nung preliminary rounds. Tignan nyo yung Japan mga kameta, kahit ka-physical attributes natin and all, ang galing ng performance kasi nga maayos yung governance, hindi lang yung coach nila, hindi lang yung tactics ng team nila, yung buong bansa nila, mataas ang standards at hindi pumapayag ng tao na basta-basta lang. Maayong maniwala si Japan, Korea, tignan nyo yung South Korea. Parating nagpo-protest ang mga tao. Punta ka kayo dyan sa Seoul, sa Presidential Palace. Parating may ano doon. Parating may mga rally-rally doon. Kasi ang taas ng standards ng mga tao sa South Korea, sa Japan, sa Taiwan, yung mga ganyan bansa. Hindi lang sila umasa kay Coach Chot. Umasa sila sa kanilang presidente, sa kanilang Minister of Culture, Minister of Sports. It's a nation of values, of discipline, of merit, and dedication. Kaya, even if, marami kong sinabi na, ito, aminado ako mga kameta, football talaga mahal ko. At para sa akin, mas swak talaga sa atin ang football. And in fact, my argument is perfectly proven by Japan. Kung tignan mo yung performance ng Japan and Korea sa football, malayong mas magaling ang Japan sa football kaysa sa basketball. Pero even sa basketball, even if lamang yung ibang countries physically sa kanila, even lamang ang Pilipinas sa kanila physically, mas magandang performance nila kasi yung overall governance sila, ang sobrang galing. And hindi magaling yung overall governance dahil, ano lang, galing lang sa langit yung kanilang magagaling na leader. Hindi, dahil ang taas ng expectation. Dahil ang taas ng mobilization. Ano ka magalit sa atin yung mga ano dyan. Gets yun ba? Yun ang sinasabi natin mga kameta. But anyway, huwag na tayong politika. West Philippines silang tayo.
Ayan lang, basta pag may nagalit sa Sierra Madre bukas dahil tinambakan yung team nila today, alam nyo na sinong sisisiin nyo. Hindi, pero congratulations kay Coach Chot Reyes. We kept the fight close with Dominican Republic. We kept the fight close with Italy. I'm so proud of that. Definitely yung Angola dapat tinalo natin. Yung South Sudan, hindi ko maintindihan nangyari. But dito sa China, bumawi ng big time ang Pilipinas. Tinamba ka ng 20-21 points. Boom! As a third quarter, nag-pull away tayo. And interestingly, pag titignan mo ibang games, sa third quarter tayo medyo, minsan malabo eh. Although dun sa Dominican Republic, friends, magaling tayo third quarter. So, what I'm saying is that we got the ingredients, mga kameta. Kahit anong sports yan, kahit anong field yan. But kung mataas ang standards natin, kung proactive tayo, if we demand the best constantly, kahit mainis yung mga coach yan, kahit mainis yung mga leadership, they're gonna provide the best. And good congrats also kay Sir Manny Pangilinan for bringing FIBA World Cup to Philippines, to Indonesia, to Japan here sa Asia. Because I think medyo masaya naman. I'm very happy dun sa resulta ng FIBA Asia, in spite of all of that, because tinitignan ko na we kept it close with Italy. Chamba yung Italy, yung mga three points na chamba talaga yan, promise. Alam ni Cousin yan, chamba yan. Dominican Republic, very close fight. Talagang si Mark Anthony lang talaga next level. Otherwise, kaya natin yan eh. Hindi ko maintindihan yung Angola. Yung South Sudan siguro pinagbigyan, pero itong China, bumawi ng big time. Kaya congratulations sa Pilipinas, napa-exercise tuloy tayo, napa-excite tayo kay Coach Chot. Ayan, congratulations kay Coach Chot Reyes, kay Manny Pangilinan, dun sa lahat ng mga tao nagdala ng FIBA dito sa Asia. So proud of you. I'm so proud of our team. It's a young team. It has extremely high potential. Kay Soto, si Ramos, Jordan Clarkson, sana he'll continue to play for FIBA. This team, guys, with good leadership, at kung next level tuloy-tuloy si Chot Reyes, hopefully after this game, kung boom, 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 kaya natin yan. Kasi andun tayo nung almost nanalong Pilipinas, yung nag-finals tayo sa FIBA World Cup, nung andun pa si Pinoy, di ba? Anyway, congratulations Pilipinas, congratulations Asia, congratulations Sir Manny Pangilinan, congratulations Sir Chot Reyes. Oh, pasensya na lang kung talagang, syempre ang mga tao pagdating sa basketball, taas ng standards. Kung sana ganun din tayo sa politika, di sana kompleto tayo. In the meantime mga kameta, huwag natin kalimutan yung mga natin kalimutan yung ibang unsung heroes natin. Mga Obiena types. Yung mga hindi ganun kataas yung investment sa kanila pero ang laki naman nakakuha nila. Guys, we have one of the top 3 if not top 2 best ever guys athletics kay OJ. TJ Obiena, ang dami natin mga ibang galing na players sa Wushu, sa Taekwondo, sa ibang sports. So please huwag nyo kalimutan yung mga ibang sports na yan. And good luck rin kay Senator Manny Pangilinan as he tries to check whether he can make it to Olympics. Medyo for me, sayang sana ginawa ni Senator Pacquiao noon pa nung mas peak siya. Kasi feeling ko may chance siya mag-silver or gold. Kasi ang hirap din yung Olympics. Eh. Hindi naman basta-basta yan. But good luck kay Senator Pacquiao. Baka maayos pa natin yung Olympics. So the road to Olympics is still open. Congratulations to Japan for making it through with at least 2 victories. Best ranking Asian team. But for me, kaya natin yan to make it to Olympics again. And hopefully, we can keep the matches close. Kahit walang home court advantage sa Paris. Siyempre sa Paris, hindi na, wala na home court advantage. But I hope we can keep it close with yung mga top teams from Europe around the world. And to be honest, if you ask me, I'm from Luka. Slovenia, right? I want them to be the champion this year. Kasi sa tingin ko talaga, this year was the year of Eastern European countries. Ang gagaling nila, Montenegro, Slovenia, Latvia, ang galing ng Latvia, tinalo yung Canada. I think that's it eh. Yung Eastern European countries, kung titignan mo sila, they don't have the kind of athleticism, all of yung mga stereotypical na hinahanap natin dahil sa NBA and obsession natin. But look at it, because of good tactics, because of good teamwork, and underappreciated galing ng mga hindi lang si Luka, yung mga katulad ni Luka. Siyempre si Luka, medyo proven na yan. Pero yung mga iba na hindi NBA player, pero napakagaling. Tignan niyo guys, yung Eastern Europe, yun ang mga panoorin niyo. Latvia, Montenegro, Slovenia, even Serbia. In fairness, natalo yata ang Serbia, but recently a close fight. But galing nila talaga. And West Philippine Sea,
Talaga dinikit talaga natin yung bumawi talaga tayo big time. Pili ko may press, may tawag talaga guys. Ito, magising na yan. Otherwise, mandagupan mas kayo mamaya pa uwi. Alright guys, maraming salamat. God bless and talk to you.